Hello mga amisay! Welcome back to Attorney JMF Vlog. My name is Jinke Amazo and I am your lecturer for today. So for today's video, isishare ko sa inyo yung mga lumabas noong November 2019 board exam sa Criminalistics at kasama na dito yung mga board favorites. So bakit alam ko yung mga lumabas? Kasi nag-take po ako ng exam noong November. So ang ginawa ko para hindi ko makalimutan, sinulat ko yung mga sure kong tama ang sagot, yung mga natatandaan ko. Ito sinasabi mga amisay na yung ilalabas ko dito ay kaparehong-kapareho nung sa actual board exam. Actually, mas madali yung tanong sa actual board exam kasi obvious na obvious yung mga sagot. Yung iba niro wrong spelled lang nila. So huwag kayong mag-alala mga amisay kasi ang criminalistics ay isa sa pinakamadali sa board exam. Kasi dito, yung mga tinatanong more on definition lamang. So i-identify mo lang. And at the same time, more on keyword lang yung mga tatandaan mo. Gusto kong i-share ito sa inyo kasi yung ibang mga tanong dito, possible na itanong ulit sa board exam. Actually, yung mga tanong sa board exam, paikot-ikot lang naman yan. Yung iba, nire-revise lang nila. So, bago tayo mag-start, kung bago ka sa channel na ito, please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong lectures and Q&A na aming i-upload dito. So, wag na natin patagalin. Alam kong excited na kayo. Okay, question number one. What system of identification best used in case of burned body? A. Skeletal identification. B. Photography. C. Forensic odontology. D. Fingerprint. Okay, ang tamang sagot dito mga ami sa A letter C. Forensic odontology, which means dental identification. So, paano ba ma-identify yung burned body sa pamamagitan ng dental identification? Ang pinaka-importante, dapat meron siyang dental records. So, marami sa atin, usually yung may pera, pumupunta sila sa dentist para ipacheck yung ngipi nila. So, doon, nagkakaroon sila ng dental records. So, anong gagawin ng forensic odontologist? Ang gagawin niya, ikukumpara niya yung ngipin ng burned body dun sa dental records niya and dun sa supporting radiograph, which is yung image or x-ray. So, yun ay kung meron siyang dental records. Kung wala, edi nga. So, pwede pala yun, yung ikukumpare mo yung ngipin ng burned body dun sa dental records niya. Ibig sabihin lang yan na kahit sunog na yung katawan, yung ngipin niya ay buo pa rin. Dahil yan sa outer layer ng ating ngipin na tinatawag na tooth enamel, which is considered as the hardest mineral substance in our body, kung saan mas matibay pa siya sa buto. So, yan yung dahilan kung bakit hindi apektado yung ngipin ng isang tao kapag siya ay nasunog at hindi rin agad yan nabubulok kapag ang isang tao ay patay na. Kaya advice ko sa inyo mga amisay, bumisita kayo sa dentist, no? Para kung sakasakali man, meron kayong dental records kung saan mas madali kayong ma-identify. Pero, wag naman sanang mangyari yun. Pero, wala namang masama na pumunta kayo sa dentist, no? Para pa-check ng inyong ngipin. Okay? Yung skeletal identification, yung letter A, it refers to forensic anthropology. By the way, yung forensic anthropology and anthropometry, related sila sa isa't isa, pero magkaiba yan. Yung forensic anthropology, generally speaking, is the examination of human skeletal remains. Ito yung buto ng mga namatay na tao. Kung saan, ang purpose nito is to identify the identity of unidentified human remains. At kung yung buto na natagpuan ay buto ng tao.
Idedetermine ng forensic anthropologist kung ito ba ay male or female, ilang taon ito namatay, gaano ito kataas, and i-estimate din nila yung time of death. So, forensic anthropology is used in connection with the detection of crime. While yung anthropometry is done by measurement of bone structure or human body. Ang pinagkaiba naman ito sa forensic anthropology ay yung mismong tao na buhay ang sinusukatan. Unlike sa forensic anthropology na completely skeletonized na. Ang purpose nito is to identify unknown individuals and repeat offenders. So yan yung first scientific method na na-develop ni Alphonse Bertillon. And according to him, human skeleton does not change after 20 years. At napaka-imposible daw sa dalawang tao na magkaroon ng parehong buto. Pero dyan nagkamali si Bertillon. Ito ay matapos matdiskubre na ang identical twin na si Will West and William West ay may parehong Bertillon measurement. Year 1903, na-convict si Will West at dinala siya sa Leavenworth Penitentiary sa US. At doon ay pinasa siya for Bertillon measurements. So habang si Will West ay pinaprocess, may isang record keeper na nagsabi na si Will West ay meron ng photograph and Bertillon measurements. Pinakita yun ng record keeper kay Will West. At nagulat si Will West kasi mukha niya nga yung nasa larawan at batid niya na hindi pa siya nakukulong dati. So ang ginawa ng record keeper, binasa niya yung information na nakalagay doon. And they found out that the man on the picture was already a prisoner at the same institution, having been committed to a life sentence on September 9, 1901 for the crime of murder. Yun ay si William West. Pero nung pinag-compare yung fingerprint ng dalawa, magkaibang magkaiba. So nalaman nila na si William West ay identical twin pala ni Will West. Ibig sabihin, hindi alam ni Will West na meron pala siyang kakambal. So itong West case na to ang nag-lead sa pag-abolish ng Bertillon system or ng anthropometry. So ito yung mugshots and fingerprints ni Will West and William West. Si Will West yung nasa itaas and si William West yung nasa ibaba. So nakikita nyo, magkamukhang magkamukha sila. Then yung fingerprint nila, nakuha yan sa thumb finger. So hindi ko lang sure kung left thumb or right thumb. So makikita nyo, yung fingerprint pattern nung kay Will West ay plain whorl. Yung kay William West, double loop whorl. So nakikita nyo may dalawang delta and two shoulder loops. Okay, question number 2. What is the study of fingerprint as a means of identification? A. Dactyloscopy, B. Dactylomancy, C. Dactylography, D. Dactyloanalysis. Ang tamang sagot dito ay letter C, dactylography, which means fingerprint identification. Sa madaling salita, ito ay pag-aaral ng fingerprint para malaman yung identity ng isang tao. Okay, remember, dactylography is used as a means or method of identification. Yung dactylomancy naman, it is the scientific study of fingerprint for the purpose of personality interpretation. So it is an attempt in character reading through the patterns of fingerprint. Ang dactylomancy ay tinatawag ding dactyloanalysis. Ang dactyloscopy naman is derived from Latin word dactyl, which means finger, and scopin, which means to study or to examine. It is the practical application of the science of fingerprint. So ito naman ay identification by comparison of fingerprints and also classification of fingerprints. Next question number 3. The chief magistrate of the Holu district in India who first used fingerprints on contracts with the natives. He is also known as father of cheroscopy. A. Herman Walker, B. Henry Fodds, C. Sir William J. Herschel, D. Sir Francis Galton. Okay, ang tamang sagot dito ay si Sir William J. Herschel.
Si Sir William J. Herschel ang kauna-unahang European na nagbigay halaga sa fingerprints as a means of identification. So, ginawa niya, kinuha niya yung fingerprint ng mga Indian native as a substitute to signature and also to avoid impersonation. He is also known as the father of chiroscopy. So, what is chiroscopy? Chiroscopy is the study of the prints of the palms of the hands. By the way, the first person Herschel printed the palm is si Radhakar Kunai. So, Herman Welker naman, siya yung nagpatunay sa isa sa mga basic principles ng fingerprint, na principle of permanency or constancy. By what? By printing his palm twice with a life of 41 years. 34 years old si Welker nung print niya yung kanyang palm. Then, nag-intay siya ng 41 years, saka niya ulit ito print. So, ilang taon si Welker noon? 75 years old. Imagine 41 years, nag-intay talaga siya para ma-prove na ang fingerprint ay hindi nagbabago. Kung si William Herschel ang first person who gives value of fingerprint for identification, si Henry Foulds naman is the one who gives value of latent prints. Yung latent prints, ito yung prints that is usually found at the crime scene. So, si Henry Foulds is the one who advocated the use of fingerprints in the detection of crime. Si Sir Francis Galton naman, siya yung nagpatunay sa principle of individuality, which states that no person have the same fingerprint. And according to his calculation, the possibility of two prints being alike is 1:64 billion. Imagine 1:64 billion. Napaka-imposible talaga sa dalawang tao na magkaroon ng parehong fingerprint. Kahit nga identical twin, hindi nagkakapareho. Katulad na ni William West and Will West. Okay, question number 4. What are the depressed portions or canal structure of the friction skin? A. Duct, B. Indention, C. Furrows, D. Ridges. Okay, ang tamang sagot dito ay letter C. Furrows. So, kung titingnan nyo yung inyong daliri, makikita nyo dyan yung lubog na guhit-guhit, yan yung furrows. Na kapag print mo siya sa fingerprint card, mag-a-appear siya as white lines between the ridges. Yung ridges, yan naman yung elevated or hill-like structure. Yan yung nakausbong na line sa daliri natin. Sa fingerprint card, it appears as black lines with tiny white dots. So, yung duct and indentions dyan sa choices, panggulo lang yan. Next question, number 5. What is the process of counting the intervening ridges touched or crossed by the imaginary line between the delta and core of a loop? A. Ridge tracking, B. Ridge tracing, C. Ridge counting, D. Ridge summing. Okay, ang tinatang ay yung process of counting the intervening ridges. Ang tamang sagot dito ay letter C, ridge counting. Ang ridge counting ay ginagawa lamang sa mga loop patterns like radial loop and ulnar loop. Except sa final division, saan kapag ang pattern na nag-appear sa little finger ay whorl, it is also subject to ridge counting, not ridge tracing. Therefore, ang ridge tracing ay para naman sa mga whorl patterns. Remember na ang whorls ay mayroong two deltas. Ang ridge tracing ay nag-uumpisa from left delta to right delta. Okay mga amisay, there are three rules on ridge tracing of whorl. First, if the tracing ridge from the left delta goes inside or above the right delta, and there are three or more intervening ridges, the tracing is inner. Katulad ng fingerprint na ito. Kung mapapansin nyo, yung intervening ridges niya ay higit pa sa tatlo. At yung tracing ridge na nanggaling sa left delta ay papunta sa loob or sa taas ng right delta. By the way mga amisay, yung intervening ridges, yan yung ridges between the tracing ridge and right delta.
The second rule is, if the tracing ridge from the left delta goes outside or below the right delta, and there are three or more intervening ridges, the tracing is outer. Katulad ng fingerprint na ito. So, kitang-kita na yung tracing ridge na nanggaling sa left delta ay papunta sa labas or sa baba ng right delta. At meron din siyang higit pa sa tatlong intervening ridges. So, therefore, ang tracing nito ay outer. Okay, the third rule is if the tracing ridge from the left delta goes either above or below the right delta, and there are two or less intervening ridges, the tracing is meeting. Okay, ang tracing ay meeting kung ang tracing ridge ay papunta man sa baba or papunta sa taas. Basta meron lang two or less intervening ridges. So, katulad ng fingerprint na ito. Meron lamang siyang one intervening ridge. So, yan yung three rules sa ridge tracing na inyong dapat tandaan. Next question number 6. In assigning a number value to whorl pattern, what fingers should be given a value of 4 or pair 3 when a whorl pattern appears therein? A. Left thumb and right. B. Right little finger and left thumb. C. Right thumb and left little finger. D. Left little finger and right thumb. So, para madali natin malaman, ganito lang yung gawin nyo mga amisay. Pagtapatin nyo yung dalawang palad nyo, then iangat nyo itong kanan. So, yan. Then, i-pair natin sila. So, natutunan ko ito kay Sir Man Lusok nung nagre-review ako. So, since sa fingerprint card, yung fingers numbers 1 to 5 are from right hand, then yung fingers number 6 to 10 are from left hand, ito yung magiging first pair natin. Then, ito yung second pair, third pair, fourth pair, and fifth pair. So, yung first pair has a numerical value of 16. Then, yung second pair has a numerical value of 8. Third pair has a numerical value of 4. And fourth pair, pair number 4, has a numerical value of 2. And pair number 5 has a numerical value of 1. Please take note na ang may numerical value lamang ay ang mga whorl patterns. So dito, ang pair number 3 natin ay, ito, pair number 1, 2, 3. Ito. So ito ay right little and left thumb. So therefore, ang sagot ay letter D. Right little finger and left thumb. Next question number 7. The word cartridge was derived from what Latin word? A. Cartoche, B. Cartoche, C. Charta, D. Carta. Ang tamang sagot dito ay letter C. Charta. Charta meaning paper. Why yung cartoche, yung letter A, French word yan ng cartridge, which means rolled paper. So, ang first type of cartridge ay gawa sa rolled paper. Hindi siya gawa sa metal. Next question number 8. It is a forerunner of the rifle and other long-arm firearms. A. Rifle, B. Blunderbuss, C. Musket, D. Smoothbore matchlock arquebus. Okay, ang tamang sagot dito ay letter D. Smoothbore matchlock arquebus. So, katulad ito ng musket, no? Smoothbore firearm din siya. Yun nga lang, mas magaan to at mas madali bit-bitin. Yung blunderbuss naman, it is considered to be an early predecessor of the modern shotgun. Ang blunderbuss kasi, kamukha siya ng shotgun. Yun nga lang yung blunderbuss, mas maliit sa shotgun. Next question number 9. A type of primer with two vents or flash holes. A. Battery primer, B. Boxer primer, C. Burden primer, D. Borden primer. Ano ba yung vent or flash hole? Yung vent or flash hose, yan yung butas na makikita sa bottom part ng primer packet. Na kapag ang priming mixture ay nag-ignite or nagliyab, dyan dadaan yung gas na ipinutok ng basyo. So therefore, vent or flash hose serves as the passageway for the priming mixture to impart an ignition.
Ma'am, ano ba yung priming mixture? Ang primer mixture, ito yung mismo nagsisindi ng gunpowder or nung propellant. Isa siyang highly sensitive chemical compound na once na ma-hit ng firing pin yung primer, ay magliliyab ito at masisindihan niya yung gunpowder or yung propellant. Yung priming mixture kasi ay part ng primer or siya yung nilalaman ng primer. Kaya kapag ang tanong, what initiates the combustion of the gunpowder once hit by the firing pin, ang sagot ay primer, hindi priming mixture. So, balik tayo sa ating tanong. Ang tamang sagot dito ay Berdan primer. Meron siyang two vents or flash hose. Samantalang Boxer primer, meron lang one vent or flash holes. And yung big difference between Berdan primer and Boxer primer. In terms of performance, pareho lamang sila. Pero kung ikaw ay isang reloader, mas pipiliin mo yung Boxer. Dahil mas madali mag-reload gamit ang Boxer kasi meron lang itong one flash hose. Kumbaga sa lab life, mas pipiliin natin yung single kesa dun sa may partner na. Pero minsan, kahit may partner na, pinapatulan pa rin. So, ayan yung itsura ng Boxer at Berdan primer. By the way, para madali nyo matandaan yung pagkakaiba ng Boxer primer sa Berdan primer, sa Boxer primer, isipin nyo lang yung box, no? Usually sa box, merong isang butas, okay? One vent, Boxer primer, one vent. Then sa Berdan primer, isipin nyo naman yung ibon, bird, no? Ang bird, merong dalawang pakpak. So, yung Berdan primer, dinisenyo yan ni Colonel Hiram S. Berdan. While yung Boxer primer, develop yan ni Colonel Edward M. Boxer. Next question number 10. It refers to the study of one's handwriting in attempting to determine one's personality. A. Graphology, B. Chromatography, C. Agraphia, D. Handwriting identification. Okay, kung sa fingerprint, meron tinatawag na dactylomancy, kung saan pinag-aaralan yung fingerprint para i-interpret yung personality ng isang tao, sa question document, meron naman tinatawag na graphology, kung saan yung handwriting naman ng isang individual ang pinag-aaralan para ma-determine yung kanyang personality traits and behavior. This is based on the principle that every individual's handwriting has a character of its own. So, di ba hindi naman pare-pareho yung sulat natin? Yung agraphia sa letter C, isa siyang uri ng sakit sa utak. Kung saan, nagiging dahilan siya ng kawalan ng kakayahan ng isang tao na magsulat. Next question number 11. It is a type of question designed to establish a specific response from the subject. A. Control questions, B. Relevant, C. Knowledge questions, D. Irrelevant. Another favorite din ito sa board exam. Ang tamang sagot dito ay relevant. Relevant kapag ang tinatanong sa subject ay related sa issue. For example, in theft case, ninaka mo ba ang pustiso ni Juliana? Okay? Another example, ikaw ba ay nasa bahay ng iyong jowa nung gabi na naganap ang krimen? So, yan yung mga example ng relevant questions. Ang purpose nito is to establish a specific response para tingnan kung may deviation ba or pagbabago sa normal tracing ng subject. Merong three types of relevant questions. Ito ay strong relevant, weak relevant, and control questions. So, yung strong relevant questions, it is directly proving the guilt of the subject. Katulad nga na example ko kanina, ikaw ba ang nagnakaw ng pustiso ni Juliana? Na parang sinasabi sa tanong na siya mismo yung gumawa ng krimen. So therefore, ang weak relevant, indirectly proving the guilt of the subject. At nahahati ito sa tatlo. Knowledge questions, evidence connecting, and sacrifice relevant. Yung knowledge questions are questions given for the purpose of determining information known or the subject possessed. Therefore, knowledge questions is designed to know whether the subject possesses information regarding the identity of the offender or the facts of the case under questions. For
For example, alam mo ba kung sino ang kumuha ng nawawalang pustiso ni Juliana? So, ibig sabihin lamang yan na sa knowledge questions, ang tinitinan na examiner ay kung may alam ba yung subject sa naganap na krimen. Yung evidence connecting questions naman, it is designed to obtain link between the subject and the crime. So, dito sa evidence connecting questions, ang subject ay tinatanong about sa particular evidence na maaaring mag-DN dun sa gumawa ng krimen. For example, alam ka ba kung nasaan ngayon ang nawawalang pustiso ni Juliana? So, yan yung evidence connecting question. Sa sacrifice relevant question naman, this question is designed to determine the truthfulness of the subject. For example, tungkol sa pagkawala ng pustiso ni Juliana, willing ka ba na sumagot sa mga katanungan na pawang katotohanan lamang? So, yan yung example ng sacrifice relevant questions. So, yung knowledge questions, evidence connecting questions, and sacrifice relevant questions, yan ay subdivision ng weak relevant. Yung panghuling type naman ng relevant questions ay yung control questions. Yung control questions are questions that are either relevant or irrelevant. So, ang control questions ay ginagamit for comparison. Yung response ng subject to both control questions and relevant questions ay ipinagkukumpara. Ang tinatanong sa control questions ay pareho sa kung ano yung iniimbestigahan. Pero yung questions ay tumutukoy dun sa nakaraan or past nung subject at hindi sa kasulukuyan. Like theft case. For example, have you ever stolen anything in your life? So, yan yung example ng control questions. So, ano naman yung irrelevant questions? Ang irrelevant questions ay opposite ng relevant question kung saan ang mga tinatanong ay hindi related sa issue. For example, ikaw ba si Cardo? Asawa mo ba si Aliana? So, ibig sabihin, irrelevant questions ay answerable by yes. Ang tinatanong dito ay yung mga basic background lamang ng subject. Okay, specific response, ang sagot dito ay relevant. Okay, next question. So, another favorite sa board exam. The use of truth serum such as sodium pentothal or penobarb in the questioning of suspect is called A. Word association test, B. Hypnotism, C. Narcoanalysis, D. Use of alcoholic beverages. So, use of truth serums daw. Ang tamang sagot dito ay narcoanalysis. Okay, yung subject na ayaw magbigay ng information or ayaw umamin, ginagamitan sila ng truth serums katulad ng sodium pentothal para makakuha sila ng information dun sa subject. Ang route of administration nito ay through intravenous injection. Tinuturok siya diretso sa ugat. Itong scientific method na ito ay napaka-delikado. At yung pag-amin ng subject ay hindi tinatanggap sa korte kasi mayroong violation sa privacy and free will nung subject. Okay, yung word association test naman, ginagamitan niya ng time pressure. So, merong group of words, objects, or photographs na ipinepresent sa subject. And kinakailangan niyang sumagot as quickly as possible. Word association test is first devised by Francis Galton. Hypnotism naman, the subject is under control of the hypnotizer. So, yung information na na-obtain through the scientific method ay hindi rin tinatanggap sa korte. Next is yung use of alcoholic beverages. These words in the principles of in vino veritas. In English, in wine, there is truth. Ito sa method na ito, lalasingin nila yung subject para magsabi ito ng totoo. But the information gathered through this method is also inadmissible in court. Yung word association test, hypnotism, narcoanalysis, and use of alcoholic beverages, yan ay methods of detecting deception. Pero meron pang isa, yung polygraph test. So, yung questions kanina, yun ay sa polygraph test. Yung relevant questions and irrelevant questions. So, ang polygraph test ay aid lamang. Hindi siya substitute sa
investigation. And at the same time, yung information na nakuha dito ay hindi tatanggapin sa korte bilang patunay na yung subject ay guilty. So, ang sagot dito ay letter C, narco-analysis, the use of truth serums. Okay, next question number 13. One of the major components of polygraph machine which is designed to detect changes in blood pressure and pulse beat of the subject. A. Nomograph, B. Cardiospirograph, C. Galvanograph, D. Chemograph. So, favorite din ito sa board exam. Alin man sa apat na ito, hindi nawawala sa board exam. So, ang tamang sagot dito ay cardiospirograph. Cardiospirograph is designed to detect blood pressure and pulse beat. While yung pneumograph, it is designed to detect respiration or breathing or inhalation or exhalation of the subject. While yung galvanograph, it is designed to detect skin resistance or sweating. Cardiospirograph, pneumograph, and galvanograph, yan ay three major components ng polygraph machine. Sa polygraph chart, ganito ang itsura niyan. So, by the way, ang standard measurement ng polygraph chart ay 100 feet length. Yung color blue na tracing na inyong nakikita, yan yung tracing ng pneumograph. So, dalawa yan, pneumo 1 and pneumo 2. Ito ay may 5 inches recording pen. Then, yung color green na tracing na inyong nakikita, yan yung electrodermal activity, which is yung galvanograph. Meron itong 7 inches recording pen. So, this is the longest pen. And finally, yung color red na nakikita nyo, yan yung tracing ng cardiospirograph. Meron namang itong 5 inches recording pen. Please take note, the respiratory tracing or rate is found on the top of the chart. And ang color niya ay blue. Then the skin resistance or electrodermal activity is found at the middle of the chart. And ang color niya ay green. And lastly, the blood pressure or heart rate is found at the bottom of the chart. And ang color niya ay red. Then yung chemograph naman, it serves as the paper feed mechanism of the polygraph instrument. So motor siya na humihila dun sa chart paper. At ang nire-record niya ay yung different tracing. Question number 14, it is the type of death characterized by death of individual cells, one at a time after the somatic death. A. Somatic death, B. Molecular or cellular death, C. Apparent death, D. State of suspended animation. So, ang tamang sagot dito ay letter B, molecular or cellular death. Ano ba ang pinagkaiba ng somatic death sa molecular death? Yung somatic death, also known as clinical death, ito yung pagtigil ng brain natin sa pag-function. Then kasunod nito yung pagtigil ng activities ng ating heart and lungs. Molecular death naman, nangyayari yan after somatic death, kung saan yung individual cells and tissues ay unti-unting namamatay. Ito ay dahil sa kawalan ng pagdaloy ng dugo or kakulangan ng oxygen. Apparent death naman and state of suspended animation, magkapareho lang yan. Yan yung temporary loss of consciousness or temporary cessation of the vital functions of the body. So, yung mga nahihimatay, yan yung apparent death. Temporary loss of consciousness. Okay, next question number 15. So, another favorite ito sa board exam. It is a magnified photograph of a small object obtained by attaching a camera to the ocular of a compound microscope. A. Microphotograph, B. Microphotography, C. Photomicrograph, D. Photomicrography. So, maraming nalilito dito kung ano ba yung pinagkaiba ng photograph sa micrograph. So, first, ano ba yung difference between photomicrography and photomicrograph? So, yung photomicrography is the process, while yung photomicrograph is the result of photomicrography. So, pag may why, it is referring to process. Now, anong pinagkaiba ng photomicrograph sa microphotograph? Ang photomicrograph is the magnified photograph of a small object
When we say magnified, pinalaki. Pinalaki na image ng small object. By means of what? By means of a compound microscope. So, ang photomicrograph ay pinalaking image ng small object gamit ang microscope so as to show a minute details of the physical evidence. Now, what is microphotograph? Opposite lang ito ng photomicrograph. Kung ang photomicrograph ay magnified photograph, ang microphotograph is a small microscopic photograph in which the image is minified. So, maliit na siya, pinaliit palalo. Now, in order to view it, yung pinaliit na image, kinakailangan na gamitan siya ng lens system para palakihin ulit. Okay, para mas madali nyo matandaan, photomicrograph. Photo, photograph. Micro, maliit. So, photograph ng maliit na object. Then, yung microphotograph, again, micro, maliit. Photo, photograph, okay? Maliit na photograph na pinaliit. Reduce image. Naman yung photomicrograph. Ang photomicrograph ay may pagkakapareho sa photomicrograph. It's also a magnified or enlarged image of a small object. But it is obtained by attaching an extended tube lens or macro lens to the camera. While yung photograph is obtained through the use of microscope. So the difference between the two is sa photomicrography, to obtain photomicrograph, ang gamit dito ay camera and microscope. While sa photomicrography, to obtain photomicrograph, gamit naman dito ay camera and macro lens or extended tube lens. Okay, nakuha? Now, yung macrophotography naman, it is used synonymously with photomicrograph. Yung telephotography naman, ito ay proseso ng pagkuha ng photograph ng far object gamit ang telephoto lens. Itong uri ng paggamit ng magnification ay ginagamit sa long distance surveillance. Question number 16. It refers to the stiffening of the muscles when body is exposed to a temperature above 77 degrees Celsius. A. Heat stiffening. B. Cold stiffening. C. Cadaveric spasm. D. Rigor mortis. Okay, ang tamang sagot dito ay letter A. Heat stiffening. What if the question is, it is the stiffening of the muscles when the body is exposed to freezing temperature? Ang sagot ay cold stiffening. How about cadaveric spasm and rigor mortis? Ano yung pinagkaiba ng dalawa? Yung cadaveric spasm, also known as instantaneous rigor or cataleptic rigidity, yung paninigas ng muscles immediately after death due to nervous tension, exhaustion, and injury to the nervous system. And usually, it involves violent death. Example, in case of drowning. Ang cadaveric spasm ay makikita sa kamay ng drowning victim. Pag ito ay may hawak na grass, weeds, or roots, o kung ano pa mang bagay na meron sa tubig. At yung pagkakahawak niya sa bagay na yon ay sobrang higpit kasi nanigas na. Another example in case of suicide. Kung ano man yung bagay or weapon na hawak ng victim bago siya mamatay, ay makikita yun sa kamay niya na hawak ng mahigpit. Rigor mortis naman, ito ay paninigas din ng muscles. Ang pagkakaiba ng rigor mortis sa cadaveric spasm when it comes to time of appearance, niyayari ito 3 to 6 hours after death and complete at 12 hours. And nagtatagal siya up to 24 to 36 hours. While yung cadaveric spasm ay immediately after death. When it comes to occurrence, rigor mortis ay natural na nangyari sa taong namatay. Most especially yung mga namatay due to disease. While sa cadaveric spasm, usually nag-a-appear paninigas pero may pagkakataon na hindi. Another difference between the two is sa rigor mortis, inaalam yung time of death. Cadaveric spasm, yung cause of death. Pagdating naman sa muscle involved, sa rigor mortis, lahat ng muscles ay naninigas. While sa cadaveric spasm, certain muscles only, such as hands and forearms. Okay, nakuha. So, ang tamang sagot dito ay letter A, heat stiffening. Next question number 17, another favorite.
It is an interruption in the stroke caused by the immediate removal of the writing instrument from the paper surface. A. Pen scope. B. Retouching. C. Pen lift. D. Tremor. So, ang tamang sagot dito ay letter C. Pen lift. Pen lift, basically, inangat mo yung pen mo mula sa pagkakalapat nito sa papel habang ikaw ay nagsusulat. So, ang effect nun, nagkakaroon ng interruption dun sa stroke ng sulat natin. Yung pen scope naman, it represents the reach of the hand while the wrist at rest. For example, kada isang word lang ang kayang i-reach ng iyong hand while yung wrist mo is at rest. Parang ganito. Dear, then adjust ka, Charo. So, yun yung pen scope. Yung retouching naman, or yung tinatawag din patching, ito yung binalikan mo yung sulat mo kasi gusto mong ayusin yung pagkukulang or pagkakamali mo. So, may hugot, no? Iba naman ito sa retracing, kung saan binalikan mo lang yung previous writing stroke mo. Yung tremor naman sa letter D, ito yung karag-karag na sulat or shaky strokes. Actually, mayroon dalawang uri ng tremor. Ito yung genuine tremor and tremor of fraud. Yung genuine tremor, maaaring karag-karag yung sulat mo due to old age, sickness, illiteracy, or kakulangan ng kakayahan sa pagsusulat. Pag nagsusulat sila, nanginginig yung kamay nila. Ang resulta, shaky din yung sulat. Tremor of fraud naman, ito yung kapag meron kang pinoforge. Next, number 18. A kind of erasure by using a rubber eraser, sharp knife, razor blade, or picking instrument. A. Chemical erasure. B. Mechanical erasure. C. Electronic erasure. D. Magnetic erasure. So, ang tamang sagot dito ay mechanical erasure. Ang method ng pag-erase dito ay through rubbing. Then sa chemical erasure naman, ito yung mga bleaching agent na tinatawag na ink eradicator. Tulad ng snow peak or liquid erasure. Then yung electronic and magnetic erasure, hindi yan kabilang sa disappearment of erased writing. So dalawa lang, mechanical and chemical erasure. Mechanical, ang method ng pag-erase ay through rubbing, while yung chemical erasure ay through bleaching agent. Next question, number 19. A stereoscopic microscope is one of the most expensive instruments used for examination of documents that provides a blank of a specimen. A. One-dimensional view. B. Two-dimensional view. C. Three-dimensional view. D. Four-dimensional view. Okay, ang tamang sagot dito ay letter C. Three-dimensional view or 3D view. So, yung stereoscopic microscope, it enables 3D viewing of specimen visible to the naked eye. Next question, number 20. Who is the father of percussion ignition? A. Alexander John Forsyth. B. Calvin H. Goddard. C. Samuel Colt. D. Henry Derringer. So, ang tamang sagot dito ay si Alexander John Forsyth. Siya yung father of percussion ignition. Siya din yung naka-imbento ng priming mixture na tinatawag ding percussion powder. Calvin H. Goddard naman, siya yung father of modern ballistics. Si Samuel Colt naman, he patented the first practical revolver and maker of the Colt piece maker. Si Henry Derringer naman is best known for inventing and giving his name to the Derringer pistol. Manufacturer din siya ng pocket pistol. Question number 21. The innermost ridges run parallel and surround the pattern area are known as blank. A. Type lines. B. Furrow. C. Core. D. Pattern area. Ang tamang sagot dito ay letter A. Type lines. So, yung color red na nakikita nyo, yan yung type lines. Sabi sa definition, it is the innermost ridges which run parallel. So, yan nakikita nyo naman,
nag-start siya parallel, then nag-diverge siya or naghiwalay, and then pinaligiran niya yung pattern area. Yung nasa loob ng type lines, yan yung pattern area. Kung saan dyan mo makikita yung core and delta. Yung core naman, yan yung inner terminus na makikita sa center ng type lines. Then yung delta, yung outer terminus na makikita naman malapit sa center ng diverging type lines. So sa pagpili ng core and delta, dapat maging mapanuri ka. Hindi yung basta-basta ka na lang pipili. So dito sa drawing, madali lang malaman kung alin yung delta and core. Pero kapag actual na, nagkandaduling-duling ka na, hindi mo pa rin malaman kung alin dun yung core and delta. Next question number 22. What is the fingerprint impression taken individually by rolling each finger from one side to the other side and from the tip to the end of the first joint? A. Plain impression, B. Chance impression, C. Rolled impression, D. Both B and C. So ito yung fingerprint card. Yung nasa gitna, dyan nilalagay yung rolled impression. Yung fingers numbers 1 to 5, dyan nilalagay yung fingerprint from right hand. Yung fingers number 6 to 10, dyan naman nilalagay yung fingerprint from left hand. Now, paano yung tamang paraan ng pagkuha ng rolled impression? Pag thumb finger, iro-roll mo siya towards your body. Then ito natitirang apat na fingers away from the body. So para mas madali yung matandaan, double A, double T. A-A-T-T. All fingers except thumb away from the body. Then yung thumb fingers towards the body. A-A-T-T. Then yung plain impression naman, sa baba ng fingerprint card, dyan nilalagay yan. Yung way ng pagkuha ng plain impression ay nilalapat lang yung finger dun sa fingerprint card. Sa left side ng fingerprint card, dyan nilalagay yung left 4 fingers. Then sa right side, dyan naman nilalagay yung right 4 fingers. Then yung sa gitna, yung thumb fingers. So, plain impression serves as guide or reference para tingnan kung tama ba yung order ng rolled impression. By the way, ang other term ng plain impression ay slap impression and flat impression. Number 23. It is an inherent lens aberration wherein the lens has inability to focus light passing through it and producing an image that is sharp in the center and blurred at the side. A. Flare, B. Distortion, C. Chromatic aberration, D. Spherical aberration. Okay, sharp in the center and blurred at the side. Yan ay spherical aberration. Spherical aberration, malinaw siya sa gitna and malabo naman siya sa gilid. Ito ay dahil yung lens, hindi niya ma-focus yung light na tumatama sa kanya. Chromatic aberration, also known as color dispersion, it is a defect in color. Ang correction na ginagamit sa chromatic aberration ay tinatawag na achromatic lens. Yung distortion naman, it is a defect in shape and not in sharpness. Correction dito ay rapid rectilinear lens. Yung flare naman, yan yung condition ng lens na nagpo-produce ng multiple images. Lahat ng yan ay mga inherent lens defect. 24. It refers to the range of illumination or the light allowed to affect the sensitized material at a given time. A. Shutter speed, B. Shutter, C. Exposure, D. Aperture. Ang sagot dito ay exposure, letter C. Shutter naman, yan ay other part ng camera kung saan kinokontrol nito yung light na pumapasok sa lens. So katulad ng eyelid, yung shutter ay nagbubukas sara din kapag pinindot yung shutter button. Yung shutter speed naman, ito yung time exposure, yung length of time na kung saan yung film ng camera, sa loob ng camera ay na-expose sa light. Ibig sabihin, tumutukoy ito sa kung gaano kabilis o kabagal yung pagsara at pabukas ng shutter. So ito yung shutter speed, no? Yung 1 over 1 to 1 over 60, mabagal lang yung shutter speed.
yung 1 over 125 hanggang 1 over 500, mabilis yung shutter speed. Yung shutter speed na 1 over 1 is 2 times slower than 1 over 2 or 1 half. Therefore, yung 1 half is 2 times faster than 1 over 1. Kapag mabilis yung shutter speed ng camera, yung moving object, kayang-kaya yan i-capture ng malinaw kapag mabilis yung shutter speed. So, parang ganito. So, nakikita nyo naman, the more na mabagal yung shutter speed, mas nagiging blurry yung picture. And the more na mabilis yung shutter speed, mas malinaw yung kuha ng picture. Next is aperture. Okay? Alam nyo yung color black sa ating mata? Pupil ang tawag dyan, di ba? Then yung colored part kasi, yung brown, blue, green, black, yan yung iris. Gitna nung iris, yung color black, yan yung pupil. Photography, sa part of camera, ang tawag dyan ay aperture. So, dyan pumapasok yung light. So, ang lens aperture is expressed in f-number or f-stop. f2.8, f4, f5.6, f8, f11, and f16. f2.8 is 2 times larger than f4. So, therefore, yung lens aperture na f2.8 is 4 times larger than f5.6. Ang rule dito, mga amisay, kapag mababa yung F number, mas malaki yung lens opening. So, tingnan nyo yung f2.8. Malaki yung opening niya. At kapag malaki yung opening, mas madaming light yung papasok dun sa lens niya. Kaya ang resulta ng image, sobrang liwanag niya. Samantala, kapag mas mataas ang F number, mas maliit yung lens opening. Kapag maliit yung lens opening, ang resulta ng image ay madilim. So, ganito yung example. Now, kung i-combine natin yung lens aperture at shutter speed, how much light will the combination of shutter speed 1 over 125 and lens aperture F4 compare to shutter speed 1 over 250 and lens aperture F5.6? Shutter speed na 1 over 125 is 2 times faster than 1 over 250. Then yung lens aperture na F4 is 2 times larger than lens aperture F5.6. So 2 times plus 2 times is equals to 4 times. Number 25, it is the noise or sound generated at the muzzle point due to chemical reaction between the burned gunpowder and the air. A. Muzzle velocity, B. Muzzle blast, C. Muzzle energy, D. Trajectory. So, ang tamang sagot dito ay letter B, muzzle blast. Yung muzzle energy, yan yung lakas ng putok ng barrel. While yung muzzle blast, ito yung ingay nung pumutok yung barrel. Then, yung muzzle velocity, yan yung bilis ng bullet nung lumabas siya sa muzzle. So, iba ito sa velocity. Velocity alone is the rate of speed of the bullet per unit of time, which is expressed feet per second. Yung trajectory naman, it is the parabola-like or the actual curve path of the bullet during its flight. For example, this is the bullet. So, pagkalabas ng bullet dun sa muzzle, magka-create siya ng curve path hanggang sa ma-hit niya yung target. So, yun yung trajectory. Curve path na na-create ng bullet hanggang sa ma-hit niya yung target. So, bakit nagka-create ng curve path yung bullet? Yan ay dahil sa mga factors na nakakaapekto sa flight ng bullet. Tulad ng wind, gravity, speed of the bullet, weight, and weight of the bullet.